Punta naman tayo sa Batanes kung saan ramdam na rin sa Batanes ang epekto ng bagyong Betty. Malakas na hangin na kung minsan sinabayan pa ng malakas na ulan ang naranasan sa probinsya simula kagabi. At mula sa Batanes, maki-update tayo mula kay Patrick De Jesus. Live! Patrick, mukhang lumalakas na ang ulan dyan. Kamusta dyan sa Batanes? Yes, na natiling suspendido ang klase at pasok sa mga opisina ng gobyerno dito sa Batanes. Simula kagabi nga ay ramdam ang mas malakas na hangin dahil yan sa epekto ng bagyong Betty dito sa probinsya. Nagtuloy-tuloy yung ganitong panahon hanggang ngayong umaga, kung saan may mga pagkakataong sumasabay din ang malakas na ulan. Inaasahang magpapatuloy ang ganitong masungit na panahon dito sa Batanes hanggang mamayang hapon o gabi habang malapit ang bagyong Betty sa probinsya. Samantala, halos 50 turista ang stranded dito sa Batanes dahil sa mga kanseladong flights. Sa Webes o June 1 pa, inaasahang magtutuloy yung mga flights, pero nakadepende nga yan kung magiging maganda ang panahon. At sa pinakahuling bilang ng PDRRMO, nasa halos 30 ang bilang ng mga evacuees. Yung ilan dyan ay nanatili sa mga evacuation center habang yung iba ay nakikitira sa kanilang mga kamag-anak o kakilala. Sa ngayon nga, kanina bago tayo mag-live report, hangin lang yung ating nararamdaman. Pero ngayon, mapapansin natin, lumalakas ulit yung ulan. Ganito yung panahon ngayon dito sa Batanes. Simula kahapon, malakas na yung hangin. Pero simula nung kagabi hanggang ngayong umaga ay nararamdaman natin yung malakas na ulan. At posible nga magtuloy-tuloy ito ng buong araw dahil mas malapit dito ngayon ang bagyong Betty. Yan ang pinakahuling ulat. Balik dyan sa studio. Ingat kayo dyan sa Batanes. Maraming salamat sa update, Patrick De Jesus.